Nangyari nga po pala si H2 ngayon sa ating tournament. But anyways, uy, grabe, baliktad. Akala ko nasa ibang bansa tayo. Okay na. At guys, tayo guys, sa ating Blue Sagin, all PH, iyak no ang gagamit ng show. Jay naman para sa isang Valir, Dilar, for the stamps, ganda lang, or Madam Oh My B para sa isang Hylos, and Wise para sa kanyang Claude. Para naman sa NXP Solid, Yawi dito. Para sa Kaja, Rene J naman. Para sa kanyang Johead, MB for the Esmeralda. Chester for the Grok. And the H2 para sa kanyang number one carry, PH. Na yan, talaga namang. Sparing Chester, naka-ready mga kaibigan. Pero naka-flicker siya if ever. Flicker out para sa kanya kasi nga lang medyo nauntok lang naman. And first blood, nakuha dito ng Onyx PH guys. Jay, getting a kill for Onyx. Na kung nakita mo yung pwestuhan nila doon, it's a 3-1 rotation, 1-1-3 rotation. Tatlo yung nagre-red buff, etong isa sa middle lane lang naman yung ano, tamang clear para at least walang mag-up sa kanila. Pero si Jay, nanganganib dito, H2 hindi pa rin nakakuha. Hindi pa rin siya nakakuha ng buff dito, so halos lahat ng buff ay nakay Wise. Alam naman natin ng isang... Naka-retribes. Oo, medyo masakit sa ulo yung nangyayari dito. So H2, level gap, mapapansin natin dito, level 2. Laban sa mga level 4 pero ganda lang my Villa laban sa tatlo medyo nasasaktan dito pero Dilar for the back papatayin eh. And ayun natakpan na quarantine pero H2 level 2 anong mangyayari pag blazing duet ang binigay para i-clear lang yung mga minions. Ganda, ganda na ginawa ni Madam V. Actually, by time siya for the thumbs para mapasok. At kita natin si Iyakno, guys, taking the turret under the turret, guys, and getting a kill against si NXP Predator Solid. Kasi nga lang, dito na nakaready ang mga tropa natin from... Oh! Ano yung ganda nun? Ang ganda. Nice, ano yun? Nice decision for Iyakno actually come from Onyx PH kasi hindi na siya nagpatira sa iba para wala na makakuha ng gold. Oo, ba't ka to? Oh, hindi na siya nagtitira sa iba. Tama naman. Kumbaga, sinulo niyo na lang. Pumunta siya dun sa tore para dun na lang magpakamatay. And naging maganda yun kasi kahit ano, walang nakakuha dun sa team ng NXP. So ngayon, sa nangyaring pang de-delay ng Onyx PH, nahirapin ngayon si H2 na makaporma, na makakuha ng ano dito. Pero Jay, nakapag-flicker out din naman ang stoppable first na ibigay pero mapapatay pa rin sa pagkakataon na to. 3-1 ang ating score. Ren Jay mukhang kailangan pang umalis muna sa decision. Pero siya nakabantay sa gilid kung sakasakaling dadaan siya dun. Tingnan natin yung formation dito ng Onyx PH. Grabing vision na binibigay. Nakabantay talaga sa red buff dito si Madam V and actually Dilar para if ever. So possible dito for NXP. Kailangan maramdaman nila na merong Hyrule Stone or else may hirapan sila. At kita natin mga kaibigan, nandito ang si Dilar ng Onyx PH. Divine Judgment na gamit na Falling Storm as well. Ginamit dito ang Vengeance Spell. Pero si Chester Flicker, ayun! Nandun si Ganda lang. Eto lang ako, Glorious Pathway para sa kanya. At kita natin tumatakbo dito pala ang NXP Predator Solid pero si Iyakno dalawang tinamaan nasipa dito si Paring Yawi and a kill for Wise ngayon sa ating laban. Zoni is real mamen ngayon sinasabi ko ejector for Ready J plus an out or disengage para sa team ng NXP. Ang ganda na nangyari doon, nakita mo kung paano talaga mag-untied si Venus dito. Kasi ang tagal niya doon eh, nakakaramdam lang siya pero eto na nga, nabigyan ng Guardian's Barrier pero na-hit siya doon si Madam B. Kalaban ng dalawa, mapapatay pa nga, hindi, nabuhay pa siya dito, nakapatay sila. So grabe yung ginagawa ng Onyx PH dito. Grabe mang zone. Grabe yung zone best. Yung ngayon talaga, ladies and gents, ito talaga yung pinakaraging story doon sa top lane na crush natin. Si Madam B talaga tambay siya doon kasi alam nila na padating yung orange buff dito ng carry ng NXP Predator Solid at dahil doon yung Thumbs full forward na nagkaroon ng backup automatic kung sino tatakbo doon masastan niya agad so that is going to be a secured kill for Onyx PH. But anyways guys, this is 6-1, we are looking right now onto our screens laman dito ang Onyx PH Glorious Pathway for Madam V just to zone out the players of NXP Predator Solid at si Jay with that searing turret lang naman. Grabe yung damage na binibigay, saktong-sakto si Yawi, naiwan doon mga kaibigan para sa kanyang Kaja at kita naman natin dito si Dilar kumuha ng damage pero di ba yung judgment as well at habang nangyari yun nandito si Wise sa may padalikod with a blazing duet para sa kanya at grabe ang ginagawa dito si Chester guys ay mapatay rin with a double kill for this Claude. OMG, free hit si Wise ang kinakatakutan ng marksman natin. Inafi free hit and nakakapag-farm na nakakapag-farm hanggang ngayon nakita naman natin naka Demon Hunter Sword na siya with the 4k 1k per minute ang ginagawa dito ni Wise.
And apat na kills or tatlong kills na yun para sa kanya plus the Bounty Hunter, talaga namang hindi nila pinapalabas si H2. Alam kasi nila yung kayang ibigay na damage ni H2 for the ano, for the carry, kasi isa siya sa mga comfortable pick na yun eh, comfortable hero niya yun eh. Kaya graphic zoning talaga ng Onyx, wala akong masabi, kakaiba. Kasi parang ang kila natin si H2 na regardless kung lumamang yung kalaban nila na team, basta hindi na pag-iwanan yung goal niya, automatic kaya nilang baliktarin yung laban. So for Onyx PH, ang maganda ginagawa nila dito, pinipigilan na nila agad tumaba. At kita natin dito, Guardian's Barrier si Dilar, naiwan lang din naman, pero sa may bandang likod na naman. Naku si Chester Dawn with wall charge, napatay ni Madam Ganda lang ng Onyx PH. 11-2 ang ating score, pero kita natin Divine Judgment dito si Wise, halos mamatay na, pero nakatakas pa rin against the player of NXP Predator Solid. Given mo, best level 11 si Wise, level 5 si H2. Carry, level 5 laban sa level 11. Talaga namang kakaiba yung pinapakita. Massacre na ang nangyayari dito sa NXP. So pinapakita ngayon ni Wise, ha. Ako, kung mapapansin nyo, 12-2 ang ating score. And yung vision na ginagawa ni Madam V, yung galaw ni Dealer na advance sobra. Alam kasi natin NXP, ano yan eh, aggressive yan eh. Pero JD to natakpan, nakapag-flicker out lang naman. Pero papalag pa din, Venus and Wise magkasama. Iyak no, Vivid pupunta pa nga sa middle lane na para kahit papano eh, bumakap. Pero halos lahat ng lane is already pressured. Turtle, open na din, pwede nilang kuwanin. Pero hindi na makalampas. Grabe. Grabe yung ginagawa dito guys. At kita natin, nakasira na second tier turret shortcut. Second tier turret dito, Onyx PH again, expert or solid. So mas lumiliit ang mapa dito actually ni H2 na tumaba for this carry. At habang nangyayari yun, nagsuzone na to place ng Onyx PH at kumukuha na nga turtle mag-isa si Paring Wise, which is now at level 12. 6 minutes guys, almost 7 actually for this game. Pero Wise is already at level 12 ngayon sa ating laban. So gaano? Parang ang ano dito, funnel, yes, yes na agad, literal na funnel. Ang nangyari dito for Onyx PH, flicker in for Iacno plus the Way of a Dragon dito. Kita natin na Renny J ay mapatay with a mega kill para dito kay Wise. Tama, makikita mo talaga na ano eh, na wala silang ano eh, wala silang, kumbaga, hindi nila kukuhanin, wala silang balak patayin. Ang gusto lang nilang gawin is pumunta si Wise para makuha yung kill na yun, para tumaba siya ng tumaba. And ayun yun, nagiging successful yun for the Onyx PH hanggang ngayon. Nakikita naman natin si Dilar level 10. Nakita mo naman, NJ and Madam V, yung pag-aagre nila sa mga kalaban nila ngayon, eh, talaga namang kakaiba. Talaga nga. Parang ano pa best? Kung mapansin natin for Onyx PH, parang nag-upgrade sila ng pinaka-ganking nila kasi more on sandwich play na yung ginagawa nila. Kasi automatic, meron dalawang manggagaling sa likod, meron dalawang manggagaling sa harap. So, dalawa yung pwedeng entry, point of entry dito ng initiation na ginagawa ng Onyx PH kaya nahihirapan yung NXP. Hindi mo siya gustong mangyari for a Grok na usually yun yung nagsuzone out. Pero let us see guys, merong Kaja at merong ano dito, merong Johed. Pero kita natin, pinasok na mga kaibigan, napakasakit na naman kay MP with a kill, double kill for the Tams, triple kill, make it 4, hindi. Dahil dyan, dalawa na titirang buhay for NXP Predator Solid ngayon sa ating laban, Dilar, napakalalim na, at kita natin talaga naman, pinasok pa. So parang H2 dito, Renny J for the backup, nandito sa may base, and a shutdown for the side of NXP Predator Solid. Kaso nga lang, itong inhibitor turret sa top lane, eh, nanganganib for NXP Predator Solid. Oh, kaya kasi nga eh, alam ni Dealer yung damage sa kanya ibigay, pero oops, mukhang na-micro pa ng bahagya. Renny J tatakbo laban sa tatlo, na usog niya yung dalawa. Flicker out naman para kay Jay, Madam V, para kahit papaano mapatagal yung laro or hindi nila mahabol yung kakampi nilang nanganganib ng mamatay. And eto na naman yung turtle. So ngayon, eto na yung pagkakataon ngayon ng NXP para kahit papaano umadvance. Kasi ngayon napauwi eh, nawala yung pressure sa kanila. So, ito yung chance para mag-clear ng waves, mag-clear ng minion, kuhanin lahat ng objectives, pumuesto. Kasi, para sa akin, Onyx PH, maximize nila lahat ng bushes. Lahat ng bushes na gamitin grabe, ginagawa. Grabe, kanina nakita na natin yun. I-highlight ulit natin kung paano yung napakalalim ng positioning kanina. Pero hindi kasi na-foresee ng NXP Predator Solid na meron palang kalaban doon. But anyways, item check muna tayo. We have the Lord here now onto this game. This is 8K gold for this Claude, 4K naman para sa marksman dito ng NXP Predator Solid or para H2 ngayon sa ating laban. So for Onyx PH, ang pinaka ano lang dito is to take this sa Lord, tapos kuhari lahat ng inhibitor turret. Well, for NXP Predator Solid naman, kailangan as much as possible mas scale up nila or ibigay na nila lahat ng possible farm for this carry. Oo, kasi pagka kung sakali mang hindi pa rin makapag-farm, kasi kung gap at gap, isipin mo level 9 si H2, level 15 si Wise.
So, kaya yun yung nasasabi namin kasi sila yung dalawang core nung magkabilang teams. So, kung sakaling lalamang si Wise, eh magiging magandang ano yun, magandang angat yun para sa Onyx PH or pwede pa yung maging susi ng kanilang pagkapanalo. And NXP Solid dito, eh ayaw na nilang lumabas kasi siguro pag nag-blazing duo ito si Wise tas nakapag-set up na matindi talaga o natulak dito ni Jay yung mga kalaban, siguro mauubos at mauubos yan eh. Ang tanging kontra na lang siguro ni ano ni H2 is the Wind of Nature. Para hindi siya maano agad, no? Ito pala guys, ang pinakamaganda din pala sa nangyayari dito for Onyx PH. Nakita natin yung ilang takas pala yung dito ni Jay kanina, Flicker, tapos yung si internet niya sakto, kaya napipigilan din yung possible backup come from NXT Perter Solid. So, kita natin dito si Chester for the map vision, mga kaibigan, naka-power of nature. Pero for Onyx PH, naka-ready lang din naman sila for the damage. Top lane side, dadaan ang level 1 lord natin sa ating laban. For NXT Perter Solid, pero silang marksman, mabilis lang ang magiging pag- clear nila dito or pag-defend nila dito, although malaki na kasi yung damage or malaki na yung bawas din ng Onyx PH for this inhibitor turret, at kita natin dito nadaanan na at nasira pa ng Onyx PH ang torre na yan. We have NXP Predator Solid defending this lord against Onyx PH, at habang nangyayari yun, lahat ng lanes pinipressure ngayon ng Onyx para at least makakuha sila ng iba pang objectives maliban dun sa top lane. So nakita natin, up na, itcha dito si Jay. Naku po, medyo mukhang negativity. Ito na, ang Blazing Duet para sa inyo, mga kaibigan. Talaga namang uubusin niya ang lahat. Wise is doing a great job dito. Babasagin ang lahat. H2 na lang ang buhay sa pagkakataon na to. 11 minutes and 25 seconds in our game time. 24 ang ating score. Meron pang isa, uubusin nila lahat. It's a wipeout para sa ating game number 1 on EPH. Napakalupit. Ganda, ganda. Ang